Sa mainit na kawali, lagyan mo ng 2 tablespoons of margarine and 3 tablespoons of cooking oil. And then pag mainit na, isunod mo ang bawang. Haluin lang natin ang ating bawang hanggang sa ito ay maging brownish. Or haluin natin hanggang 1 to 2 minutes para maghalo ang kanyang lasa sa mantika. Sunod na natin ang ating sibuyas, isang medium na sibuyas. At ina pong isusunod ang ating hipon o shrimp. At atin pong haluin, antayin nating maluto ang bawat parte ng hipon. Kapag ito ay inyong nakikita na nagiging pula, ibig sabihin ay malapit na siyang maluto. Ngayon, ang ating isusunod, kailangan nating maghanda ng ketchup. Kahit anong ketchup kayo mayroon dyan, pwede na. Depende, itantsa nyo lang kasi sa akin ay tinantsa ko lang sa dami ng hipon. Susunod ang ating asin, mga 1 teaspoon of salt ang ating ilalagay, and then paminta o peppermint, mga 1 teaspoon of peppermint. Maghanda po tayo ng asukal, mga 1 tablespoon of sugar. Lagyan po natin ng mga konting mainit na tubig para maghalo ang sauce o ang ketchup sa ating hipon. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong video. I-continue ang stirring ng ating pagluluto para mahalo ang sauce sa ating hipon. At lalagyan po natin ng sili ang ating nilulutong hipon. Depende po sa inyo kung ano yung prepare niyong sili. Sa akin ay siling green para hindi siya masyadong maanghang. Tamtaman lang ang lasa ng anghang sa ating nilulutong hipon. Pagpatuloy lang ang pag-stir sa ating hipon. By the way, dinagdagan ko ng konting peppermint sa ang aking niluluto. Antayin lang po natin na maghalo ang sauce ng mabuti sa hipon para mas masarap po siya. At kailangan po natin takpan ito at hintayin natin ng mga 2 to 3 minutes and then saka natin balikan.
and continue stirring. I think malapit na tayong matapos. Naamoy ko na ang bango-bango ng hipon. At yan na nga po. Tapos na tayo. Mukhang masarap. If you like this video, please subscribe. Thank you for watching. Bye-bye mga kamonkeys.